So ito po guys, kung paano linisin ang puso ng saging. So tatanggalin muna natin yung mga lalaking ano, ganito. So ganito kalaki po yung pwede natin yan itanggalin yung kanyang, yung mahaba dito sa dulo. Kanyang, parang kulay po ng saging dapat hindi maitim. Maganda kung sariwa yung gagamitin natin saging. So ganyan lang po guys. Sinigang, nilaga, pwede rin po kasi advantage nito mas nasustansya siya. So yan po yung ginawa ko sa ano yung bandang gitna na ng puso ng saging. Tapos hiwain po natin yan. Hatiin po natin yan. Yan po guys. Yan pwede na po natin yung isahog sa sinigang. Ganyan din po yung iba guys. Ito lang po yung dulo niya. Kasi ito maano kasi ito matigas. Hindi yan na ano natutunaw. Ayan. So ganyan po guys. So ayan po yung final niya. Ganyan po maglinis ng saging na pangsahog natin sa aking ano, sinigang o di kaya nilaga. Ayan guys, igigisa muna natin yung ating sibuyas, bawang at kamatis. So ayan guys, ginisa na natin ang karne. Pinirito ko muna konti yung ano, ating karne para mabawasan ng taba. Kasi pag masyadong mataba ang karne, hindi naman maganda sa sinigang. Tapos ginisa na natin sa mantika. Tagyan na natin ng tubig. Ayan, hayaan na natin siyang kumulo. Kulo mamaya, lagyan na natin ito ng retado para mga bunga. So habang kumukulo guys, ihalo na rin natin yung ating retado saka pampalasa. So gusto kong i-share ito kasi ano, para sa akin healthy ito. Isa ito sa mga paborito ng aking ano. Pag pinapakulo natin, lagay na natin din yung mga root crabs, yan. Lagay natin yung gabi at saka patatas kasi medyo matigas sila. So mamaya pag kumulo ulit, isunod na rin natin yung ating puso ng saging. Tapos lagyan na rin natin ng kunting patis. Kunti lang, mamaya tikman natin kung maalat na. Kanina natin dagdagan ng pampahalat pag ano na siya. So ayan na guys, lumambot na at ihalo na rin natin ang ating puso ng saging. Sunod na rin natin ang ating talong. Sili at talong. Galing po yan sa garden ko. So yan, tikman na lang ulit natin mamaya kung maasin-asin. Kung hindi gaano maasin, yung tama lang gusto ko. So ayun guys, malambot na yung ating gabi. Tinignan ko na. At saka creamy na yung ating sinigang. So nilagyan ko po ito ng 4 cubes. Yan, ginamit kong pampalasa. Ngayon, lalagay na lang natin ang huli natin lalagay ay ang ating konting pichay lang. Pero kung gusto niyo maraming pichay, dagdagan niyo. Kasi marami ng gulay eh. Konti lang naman kami nakakain kaya konti lang nilagay ng pichay. Then, 30 minutes na lang. Kulang na siya.